Hello guys, good morning. This is Ferdy and welcome to the vlog. In this episode, we are here at Osaka and nakapila tayo ngayon for USJ. So as of now, we've got to see the Halloween Horror Nights for this year. And medyo onti yung tao kasi today is a weekday. Ayan, malapit na tayo sa unahan. So uunahin natin is yung Super Nintendo World. Hello guys, so as of right now, nakapasok tayo sa Super Nintendo World. So pakita ko lang sa inyo kung ano meron dito. Aga nila nagpapasok sa gate, so 7:15 AM. Usually 8 sila nagpapapasok. And so we've just passed through a pipe. And kitang-kita nyo naman, napakaganda dito sa loob. Parang nasa ibang mundo ko talaga. Pinaglaanan ng Universal Studios yung ano na to, theme park na to. I think they've invest billions for this one. Tignan nyo naman yung animatronics. Oh. Cool. Pero ang unahin natin is yung pinakasikat nila na ano, na ride. I think this is Koopa's Challenge. So, dito tayo sa castle ni Bowser. And buti lang maaga tayo kasi time-limited event to. So, usually it takes 3 hours to line up for this one. But since we're early, usually it takes 10 to 15 minutes as per my experience. So, we're so lucky. So ayun yung perks niyo pag maaga kayo sa ano sa USJ. You've got to ride the most famous ride here in Super Nintendo World. And the next natin siguro is Harry Potter or siguro kakain tayo. Dapat mga 5 AM nandito na kayo. So early bird catches worms as they say. So, kailangan ko magpalit kasi ang init. And ngayon, nandito na tayo. Binigyan tayo ng staff nitong cap. So, may attach din na lens kasi para siyang 3D ride. I cannot show it to you but hanggang dito lang tayo sa ano na to. Pwede mag-video yung section na to. So, ayun. Papunta na kami ni Mrs. dun sa ride. And makikita niyo yung quality ng ano dito, ng bricks ng walls. Ang cool! Ayan. So, tunay siya na bricks talaga. Even the chains. Paano kaya ano na ito nagawa niyo? So, that was still the best experience that we have here in Super Nintendo World. Nothing beats that. So, this is actually our third time here. Pero hindi pa rin naluluma yung experience. Souvenir shop. Ayan. Mario themed. Cool, no? This is our first purchase of the day. And bumili si Mrs. ng ano, parang jersey type na ano ba to? Shirt. So, as you can see, this is what she got. And the price is 5,300 yen. So ito naman, okay naman din, kaya lang medyo steep yung price, which is 13,000 yen. So expect na medyo pricey yung iba nilang stuff. Pero may mga affordable din naman sila. So also they have one for kids, mga bags. Unfortunately, it's still raining here outside and titignan natin kung saan tayo next. So, wala pa rin yung popcorn nila, pero I want that bucket. So, this is the Super Nintendo World. I hope i-expand nila tong ano, attraction na to kasi napakaganda talaga niya. Our next ride would be Yoshi's Adventure. So, lilibutin natin yung mga animatronics sa taas. Last time we were here, we've waited for at least 1.5 hours, I think.
And right now, we're so lucky kasi walang masyadong pumila. So weekdays is the best time to line up in USJ. Ayan, walang katao-tao. Dun lang. Pwede tayo mag-video dito, according to staff. So, this is what we do. Pag nakita niyo raw yung ano, Yoshi eggs, pipindutin niyo raw kung anong kulay. So nakita natin yung ano green na itlog, kaya pinindot na natin yung ano, para yun, interactive game, simple interactive game for kids. That was basically the experience here in Yoshi's Adventure. Well, that was a fun and chill experience. And siguro pag peak hours lang dito, hindi enjoyable. Bali, unahin nyo talaga dito yung, ano, yung Super Nintendo World. And ayun, time-limited event. So I suggest to get the app then para makita nyo yung mga waiting time. And kanina kasi 20 minutes and 10 minutes lang yung pinila namin dun sa ano. Pero usually, aabutin kayo ng 5 hours pag siguro nagtanghali na. Kaya swerte talaga pag ano, umaga kayo pumunta. Meron pa rin sila ditong mga merch sa harap ng ano, ng Super Nintendo World. Check ko lang magkano to. So, 2,700 yan. So, dito pala kayo pwede bumili ng power bands. What that does is, pwede kayong makarack up ng coins pag pumunta kayo dun sa Super Nintendo World. And basically, yun lang yung ginagawa niya. Pwede rin siya accessory. Katabi pala ng Super Nintendo is this Water World. Diyan pala ginaganap yung One Piece. Pero it's in Japanese, kaya hindi muna tayo dyan. Dito tayo sa Jurassic Park, pero maghahanap muna tayo ng makakain. We're going to try this flying dinosaur. So, cool. This is their extreme ride, by the way. Yung pinaka-extreme dito sa amusement park na to. Nandito na tayo sa Jurassic Park. Ayun pala yung ano, yung ride. Some cool extreme. It's like the Acrobat in Nagashima Spaland, Nagashima Amusement Park, pero dito kasi mas mataas and mas extreme siya. There's lots of twists and turns. And meron na yung restaurant dito.
nakagutom din. Pero we need to line up first. Papagutom tayo eh. Ayan. Diyan tayo sasakay. Nothing to worry about. Bigyan ko kayo ng technique para ma-overcome nyo yung fear nyo dyan. Kasi sa una lang naman talaga nakakatakot. And ang pinaka-effective na technique, at least for us, you need to inhale at the topmost part of the ride. Yung pinakamataas sa tuktok. Tapos hold your breath for at least 5 seconds. Pag nasa baba na kayo, exhale kayo. Tapos inhale ulit na mabilis. Bali ganun lang, para hindi nyo maramdaman masyado yung G-force. And napakabilis ng flow ng line ngayon kasi last time, I think we've lined up for 3 hours and nakalagay din sa board today, it's only 40 minutes, approximately 40 minutes. And mamaya na lang guys, it is a very fun experience for us and ayun nga, it is meant to simulate if you want to ride a pterodactyl pero yun na lang yung magagawa nila. So pterodactyl is a flying dinosaur, that's why it's called the flying dinosaur. Next namin is maghahanap kami ng makakain dito sa loob and I think wala pa kasi napakaaga nila magbukas. So delayed yung mga restaurants. So ngayon naman, pupunta kami dun sa Jaws. If familiar kayo sa Jaws, yun yung may shark tapos may bangka. Dito pwede tayong pumila for pictures. Pero I think mamaya na lang, pwede kayong magpa-picture sa shark na yan na napakalaki. So ang next namin is Harry Potter pala. Ayan. So punta lang tayo dun sa pila. The Wizarding World of Harry Potter. Dito yung famous na lumilipat na sasakyan. Ayun, pwede kayo magpa-picture pala dun. So meron silang show sa loob. Pero ngayon hindi ko alam kung ano nila, theme nila. And we have here Zonko's, mga souvenir shops, napakarami. And yung kanilang theme dito is snow cap. Ayan. Even in the summer, snow cap yan. Hindi yan natutunaw. But I'm really dying to get this butter beer. Kasi alam kong napakasarap nito. I even tried this one before. I think 5 times or so. Ayan. Napakahaba ng pila, pero worth it yan for sure. For butter beer, ganyan talaga kahaba yung pila. Pero I think they have one over there. Sa likod, they also sell some butter beer. Ayan, dalawa. Bali, ayan na pala yung castle, guys. Kitang-kita nyo naman, napakaganda. So inside that, meron silang 3D ride. Napakaraming tao siguro ngayon. Kasi according dun sa board sa harap, is 110 minutes waiting time. Expected na rin naman. Parang mainstay na dito yung Harry Potter. Bali, nandito na tayo sa loob ng castle. And ito yung mga makikita nyo dito. Meron tayong mga statues inside. And itong mirror na to. So, napaka-interesting ng paggagawa dito. Ayan, napakarami pa rin tao. Napakalamig pa rin dito. Para mas malamig ata dito kaysa sa labas. So, ayun. Nothing beats the old school. Napaka-enjoyable ng ride. I suggest itry nyo na to pagpunta nyo dito sa USJ. Of course. And nandito na tayo sa souvenir shop nila. This is what they have here. Chocolate frogs. Meron pa siyang kasamang para siyang lenticular card. Cool. Along with the chocolate. And here, they have the mini versions. Butterbeer cookies. As you can see. May mga merch din sila. Plushies. Of course, this one. Kung ano man to. Music box. It says there. They also have this cream sandwich cookie. Regular cookies. And butter beer.
medyo iba lang yung design nito dun sa ano, nandun sa labas. Okay naman. So, dito sa merch nila, yung mga jackets, hoodies, by the way, is 7,300 yen. 8,000 yung mga, ano to, vests. They also have shirts here, pang summer, siguro. And Sherpa jacket for 8,500 yen. So, that's what they have here. They also have this chest set for 84,000 yen. So, meron din silang watch dito for 8,500 yen. And a lot of shirts. Suitcase. And plushies again. Actually, marami silang merch dito sa loob. They even have cushions, as you can see. Ayan. There's a lot. So, dito naman tayo sa Honey Jukes. Or Honey Dukes. Tama ba? Ayan. Ito binili natin kanina. So, may chocolate frog din sila dito. And a lot of bags, as you can see. Love potion says there. Meron tayo dito ang Bertie Bots, every flavor beans. And then you can get some candies here to your liking. So this is the sweets. Yan yung price. They even have pastries over here. Ayan. Swiss roll cake. Well, we are done with that village. And ngayon naman, pupunta tayo sa Hollywood section. Hollywood Boulevard kasi nasa isip ko. So, I think meron tayong makakainan din na masarap. Kasi last time, the first time that we've got here in USJ, doon kami kumain ni Mrs. And decent naman yung pagkain. Pero dito ngayon sa, ano, sa Harry Potter, I mean dito sa Hogwarts, ang dami masyadong tao. I cannot even get a proper butter beer. So, we only got the mug. Next natin is yung Hollywood section nila. Pila kami muna dito sa ano, sa snacks na ito. And dito pala sa side na ito, makita niyo yung Wonderland. So that's basically for kids. Yung mga extreme kasi nandito sa main ano park. Tapos ito sa katabi niya is yung Wonderland. Meron din pala sila dong popcorn. Ito yung Angus beef na meat pie. Ayan. And ito yung binili ko, yung So Frozen Melon Soda. Tara, tikman natin. So ito pala siya, guys. Okay na, okay. Malinamnam talaga siya, guys. So I suggest to ano rin, to check the snacks. Sobrang gaganda ng mga selection nila, lalo na dito sa area na to. Nandito tayo malapit sa Wonderland, so check nyo yung ano dun, parang food truck. Kumuha pala kami ng reservation dito sa Parkside Grill. Napaka-affordable ng kanilang menu. Ayan, 3,500, 3,200. Usually, pang nagsisteak kami, umaabot ng mga 10,000 yen. Pero ito, afford na afford. Bali, nandito na tayo sa restaurant. And ito yung kanilang menu. Ito, medyo reasonable. So, ito yung nakita natin sa labas. Tapos, you can order grilled beef with mashed potatoes and bread. So, ayan. Medyo pricey siya compared dun sa iba. So, ayun lang basically. And non-alcoholic beverages, pati alcoholic beverages. Ito. So, a decent selection. Cool naman yung ambience itong ano, restaurant na to. And they placed us near the window. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung nakita ko ngayon. You can see the flying dinosaur over there. And nandun naman yung minions sa side na yun. So, this is what we've ordered. This is their Angus steak. And kay Mrs., ayun, kare or curry. So, kain muna kami, ha? So, I'm done with this.
Napakasarap ng meat. Para sa akin, napaka well-balanced ng meal na yun. And nandun yung Angus beef, yung chicken. And of course, sided with vegetables. Para sa akin, I would rate it as 9.5 over 10. Napakasarap. And yung staff, napaka approachable. Palagi silang nagsiserve. Tinatanong nila kung okay ba yung pagkain. And palagi sa'yo mag-aatan yung staff if you ask for something. So I would definitely recommend this place. This is the Parkside Grill near Wonderland. So A plus yung restaurant na to. You just need to do a reservation via QR code. Maybe at least 30 minutes. Pero kaya mas maganda talaga pag maaga kayo napunta dito sa USJ kasi you can try this kind of restaurants. Tapos of course naka-apat na rice rin tayo kaya pwede kami magpa-reserve ng at least 30 minutes because we have time on our hands, di ba? So ayun. Napakasarap. So guys, ngayon ay gabi na and this is the Halloween Horror Night. Marami dito ng costume, ayan. Zombies din. Hanap tayo ng mga iba't ibang zombie dito. Ang cool, oh. They're walking on stilts. Grabe yung performance nila. Napaka-creepy dito. Pero don't be worried kasi di naman kayo sasaktan nila. And ngayon, naghahanap lang kami ng pagkain. Cool. So ngayon pipila na tayo dito sa Joss kasi 35 minutes na lang waiting time. Ayun talaga maganda, kailangan niyo talagang salisihan yung mga waiting times. Umaga, sobrang dami ring tao dito. Kaya hindi na tayo nag-abala kanina. Ayun, ngayon naman pipila na tayo. Ayun, 35 minutes it says there. Bawal pala i-record yung footage kaya mamaya na lang guys. Old but gold pala yung masasabi ko dun sa Joss. Meron silang iniba nila ng onti yung flow kasi from last time, last year and from last 2 years ago, magkaparehas lang yung sequence. And ngayon, iniba nila. Next natin is yung special event nila. So Demon Slayer. Pila lang tayo. Parang mga 2 hours ata na pila yun. So tignan na lang natin. Nandito tayo ngayon sa Hollywood area and ganito pala dito. Ayan, napakakulay. So maganda magpicture-picture dito pag gabi. Ayan o, kita nyo naman. Ang daming tao. Ang ganda ng sights. And we're just going to our next destination. Yung Demon Slayer. Ayun yung mga pangyayari sa Love guys and ngayon nandito tayo sa Universal Studio Globe. Ayan. Magpipicture lang ako in a minute and afterwards pupunta tayo ng hotel. Doon natin i-review yung park. Hello guys, nandito na kami sa hotel and grabe nakakapagod. Pero sobrang enjoy naman ng experience. Marirate ko yung overall experience ko as 9.5 over 10 dahil dun sa umaga kasi kami dumating, ganoon naman talaga. And yung mga rides, napaka-enjoy, lalo na yung Flying Dinosaur of course, yung Pterodactyl, no. And
yung food is good. Sobrang sarap compared sa mga ibang mga amusement park na napuntahan namin. And yung staff, accommodating lahat. And once in a while, nag-iiba-iba sila ng ano, ng mga rides, pero lahat naman nakaka-enjoy. So, out of all na nagustuhan ko yung Demon Slayer, kasi ngayon lang nila in-incorporate yung VR dun sa ride. Grabe, sobrang ganda. Kasi last year sa Dako, wala akong makita na ano, dun sa ride na yun, puro itim lang. Ngayon, pinalitan nila Demon Slayer. So, ngayon, i-unveil ko yung mga kinuha namin. Starting off with this one. Ito pala ay popcorn holder. Ayan. Nakuha namin to sa Super Nintendo World and umiilaw siya. Ayan. Doubles as a night lamp. Ayan. Cool, no? So, pwede rin dito yung lagay ng popcorn niya sa likod. Ayan. Cool. Tapos, nag-order kami ni Mrs. ng iba't ibang mga omiyage or pasalubong. And yung mga ano pa, isang butterbeer mug. Hindi na kasi ako nakatry ng butterbeer sa sobrang dami ng tao sa pigila. And maybe next year, if feature ko ulit yung USJ, update vlog na. So first and foremost, meron tayo ditong pipe, tin pipe. Ayan, pipe na tin can. And sa loob may 40 pieces na mga cookies. Ayan. So, worth it. Napakarami natin mabibigyan. And also, bumili pa ako ng isa para dun sa mga, ano, vape stuff, supreme stuff, yung friends natin pag nag-hook tayo. So, this is cheese naman. Ayan, 12 pieces yun nandun sa loob. Ganda ng mga packaging. Ito naman, nabuksan na natin. Kala ko kasi, ano, chocolate siya. Pero, ito ay ramen, which is weird. Ito siya. So, ramen by Universal Studios. Nabuksan ko na pala yung, ano, yung isa pang ano, minion na Choco Crunch. So, ito yung itsura niya. Choco Crunch. Napakasarap. So, meron din tayong kinuha na chocolate frog from the Harry Potter world. Ayan. Hindi ko muna bubuksan. Lastly, si Mrs., bumili na itong Mario Kart na jersey. Well, for me, hindi ako bumili. Gusto ko pa sanang bumili, kaya lang wala akong interest dun sa mga designs nila for this year, maybe next year. So, tignan lang natin how they fit. So, this is how it fits. Parang yung suot ko lang kanina na Supreme. Ayan, pasensya na kung magulo dun sa likod ng camera. Nag-aayos kasi kami for tomorrow. So guys, that's what happened last month, and malapit na tayong mag 1,000 subscribers. I just want to thank all of you, my viewers, my friends and family, my wife, my best friend. And ayun, sobrang delayed lang yung mga videos kasi sobrang busy sa work. Sobrang dami rin videos na inaasikaso na i-edit. And having said that guys, this is me signing out. Bye-bye!